chicken, bistek. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating featured recipe. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Ilalagay lang natin yung boneless chicken breast sa isang bowl. At pagkatapos ay ilagay na rin natin yung paminta. Maglalagay din tayo ng kalamansi. Ito'y dalawang pirasong kalamansi na pinigaan ko lang. Ihalo na rin natin yung toyo. Ito yung mga marinade ingredients. Paghaluin lang nating mabuti lahat ng mga sangkap na nandito sa ating bowl. At ibababad lang natin itong manok. Pinakamabilis na ang 30 minutes, pero mas matagal, mas maganda, para maabsorb lalo ng manok yung lasa ng marinade ingredients. Makaraan nating ma-marinate yung manok, ready na tayo para lutuin ito. Nagpainit lang ako ng mantika sa isang pan. At kapag mainit na yung mantika, iprito na natin yung manok isa-isa. Mabilis ang prito lang ito. Hindi natin kailangan lutuin mabuti yung manok. Ipiprito lang natin yung isang bahagi ng isang minuto. Makalipas ng isang minuto, ibaliktad naman natin. At ituloy natin yung pagprito sa kabilang bahagi. Isang minuto rin. At kapag maprito na natin ang tuluyan yung manok, ilalagay lang natin ito sa isang malinis na plato. Ready na to. I-set aside muna natin. Gamit yung pinagprituhan, maglalagay lang tayo ng konti pang mantika. Pabayaan lang nating uminit uli yung mantika na nilagay natin. At maglalagay din tayo ng sibuyas. Kalahati lang ng sibuyas ang ginamit ko. Yung kalahati mamaya pa natin ilalagay. Pagkatapos ng mga 30 to 35 seconds, ilagay na natin yung bawang. At ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa maging light brown na yung kulay ng bawang. And at this point, pwede na natin ilagay yung manok na naprito natin. Idiretso na natin lahat dito sa ating pan. Ituloy lang natin ang pag-isa ng mga isang minuto pa. At ibubuhos ko na yung natira na marinade. Maglalagay din ako ng konting tubig. At pabayaan lang natin na kumulo na yung mixture. Haluin lang natin. Kailangan pa nating lutuin yung manok at palambutin ito. Kaya naman, tatakpan lang natin itong ating pan. Hihinaan lang natin yung apoy between low to medium. At itutuloy lang natin ang pagluto ng 30 minutes. At this point ay luto na yung manok. Ilagay na natin yung sibuyas. Ito yung natirang sibuyas. At mas maganda kung sibuyas na pula ang gagamitin natin. Pero pwede naman din tayong gumamit ng ibang kulay na sibuyas, kagaya ng dilaw o sibuyas na puti kung wala talagang available na sibuyas na pula. Lutuin lang natin ito ng mga 2-3 minuto pa. At pagkatapos ay titimplahan na natin. Maglalagay lang tayo ng ground black pepper o ng paminta. Nasa sa inyo kung gano'ng karami. At maglalagay din tayo ng asukal. Kung gusto nyo maglagay pa ng asin, pwede kayong maglagay. Hindi na ako maglalagay ng karagdagang asin dahil tamang-tama lang yung alat sa toyo para sa akin. Haluin lang natin at ililipat ko lang ito sa isang serving plate. At pagkatapos, iserve na natin kasamang mainit na kanin. Ito na ang ating chicken bistek.
Tara, kain na tayo!